ay para na rin inarapan ng isang balaraw. Meron pa hiwatig si Simeon na sa paglaki ng kanyang anak na si Jesus ay marami siyang mararanasan na kalungkutan, kapighatian sa kanyang buhay. Napagamat si Maria ay isang mabuting ina, isang ulirang ina, at napalaki niya si Jesus na isang batang masunurin, marunong, matalino, ang batang ito na si Jesus. At sa pili ng ating mahal na Birhen at ng kanyang tinuturin na Ama, si Jesus ay napalaki nila na isang mabuting bata at masunurin. Ang mahal na ilang Birhen ay nakatakda upang maging katuwang at natagapagligtas sa sanlibutan ito. Kaya nga ang mahal na ilang Birhen ay itinalaga niya ang kanyang sarili upang maging tagapagligtas ng sanlibutan ito, nakatuwang ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa paglaki, paglaki ng ating Panginoong Jesus ay lumaki siya na naturuan siya ng magandang asal, naturuan siya ng mabuti, at talagang siya ay may takot sa Diyos. At makikita po natin, mga kapatid, na si Jesus ay naging malapit siya sa Diyos. Kaya nga sa tuwing pupunta sila sa templo, ang batang si Jesus, malaki-laki na rin si Jesus. Malaki-laki na rin siya. At sa tuwing papasok sila sa templo, meron siyang kapangyarihan na magbasa ng mabuting balita. Na siya ay nagbabasa ng mabuting balita at pinapahayag niya ang kalooban ng Diyos. At doon nga po, namamangha ang mga tao sa kanya, sapagkat sa edad ng yon ay naipapahayag niya ang tungkol sa kalooban ng Diyos. Palapakan po natin ang malakas ng mga kapatid. At makikita natin, mga kapatid, na nasimula pa ng pagiging bata ng ating Panginoong Jesus ay hindi siya pinabayaan ng ating mahal na ilang Birhen. Siya talagang inalagaan niya ng maayos ang ating Panginoong Jesus. At makikita natin na ang ating mahal na Birhen ay napakalaki ang kanyang sakripisyo sa pagpapalaki niya sa ating Panginoong Jesus. At alam na niya na sa paglaki ng ating Panginoong Jesus, na habang lumalaki ang ating Panginoong Jesus, na habang siya ay nagkakaroon ng kakaedad, ay maraming sakripisyo ang dinaranas ng ating mahal na ilang Birhen. At itinalaga ng ating mahal na ilang Birhen ang kanyang sarili upang pangalagaan ang ating Panginoong Jesus. Hindi niya iniwan ang ating Panginoong Jesus. Marami siyang pagsubok na pinagdaanan sa kanyang pag-aaruga at pagpaparaki sa ating Panginoong Jesus. Na kung sana ito ay nagpapakita ng isang pamilya ng ating Panginoong Jesus, ay inaruga siya ng isang pamilya na mula sa pamilya na mayroong banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya ang ating Panginoong Jesus, na habang siya po ay lumalaki, siya po ay nagiging malapit sa ating Panginoon. At dito, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay hindi niya nilimot ang kanyang mga magulang. Hindi niya kinalimutan ang kanyang mga magulang. Kahit na siya po ay
humahayo, nagpapahayag ng mabuting balita, ay naroon pa rin na lagi niya kasama ang kanyang ina. At lagi niyang pinapayuhan ang kanyang anak na si Jesus. Lagi niyang pinangamaralan ang ating Panginoong Jesus kapag ang ating Panginoong Jesus ay meron siyang nagagawa na medyo lihis doon sa kanyang paglilingkod, sa kanyang mga misyon. Naroon lagi, nakagabay lagi ang ating mahal na inang Belen. At siya ay kasakasama doon sa grupo, sa ministeryo ng ating Panginoon. Kaya makikita po natin mga kapatid na isang magandang halimbawa ang pagiging ina ng mahal na, ng ating mahal na inang Belen sa ating Panginoon. Hanggang sa ang ating Panginoong Jesus ay lumawak na lumawak ang kanyang ministeryo, at hanggang sa dumating yung panahon na ang ating Panginoong Jesus ay naroon na yung pag-uusig sa kanya. Naroon na yung pagpaparatan sa kanya ng hindi maganda. Naroon na yung lahat ng mga tao na tinutulungan niya, pinatutulungan niya, pinagagaling niya at pinalalayan niya sa mga inaalihan ng masamang espiritu, ay ginagawa na siya isang sinungaling ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya kinilala na si Jesus ay isang anak ng Diyos. Ang pagkakakilala nila sa ating Panginoong Jesus ay isa lamang siyang anak ng ordinaryong tao. Na si Jesus ay anak ng isang karpentero. Na ang kanyang ina naman ay anak ng manasang bananahi. Kaya hindi nila kinilala si Jesus sa ibang lugar na pumunta ang ating Panginoong Jesus. Lagi siyang inuusip, lagi siyang binabato ng mga pangit na mga salita, mga masasamang salita na pinagbibintangan nila ng hindi maganda ang ating Panginoong Jesus. Subalit ang lahat ng iyon ay tanggap lahat ng ating Panginoon yung mga pag-uusig ng mga tao, yung mga pagpaparatang ng mga tao. Ganyan ang ating Panginoong Jesus. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay mula sa isang mabuting pamilya, naturuan ng ating mahalay ng Beren ng mga mabubuting bagay na mula sa ating Panginoon. Palapakan po natin ang barakas ng ating Panginoon. Kaya't ang ating Panginoon, anumang mga pangbabato sa Kanya, anumang mga bagay na masasakit na salita na binabato sa Kanya, ay wala siyang ginawa, hindi siya bumanti o anumang bagay na masasakit na salita na ginanti niya sa mga taong nagbibigay sa Kanya ng pasakit. Sapagkat ito ang tinuro sa Kanya ng ating mahal na inang Belen. Tinuruan siya ng mga magugundang aral, mga mabuting aral ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang ating Panginoong Jesus ay lagi siyang nagpakababa. Lagi nagpakababa ang ating Panginoong Jesus. Anuman yung mga masamang salita, anumang pag-uusit ang binibintang sa ating Panginoong Jesus. Amen? Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, makikita po natin ng ating Panginoong Jesus ay talagang itinalaga na niya ang kanyang sarili. Inaalay niya ang kanyang sarili upang mapaglingkuran ang lahat ng tao. Mga tao na ibinigay sa kanya ng ating Amang upang kanyang paglingkuran ang mga tao ito. Naglingkod siya sa mga tao, pinaglingkuran niya ang mga tao, pinagaling, pinalaya sa mga masamang espiritu. Siya ay nangaral ng mabuting balita. Siya ay gumawa ng himala sa mga tao. At ito yung kanyang misyon na itinalaga sa kanya ng ating Ama. Kahit ang mga bagay na ito na binigay sa kanya ng Ama na kanyang misyon, ay ito ay lubos niyang tinanggap sa kanyang buhay na ito ay kanyang ginampanan. Ginampanan niya ito nang may katapatan sa kanyang puso. Ginampanan niya ito nang may pag-ibig. Ginampanan niya ito nang may kabab-
mababa ang loob at wala siyang reklamo sa kanyang paglilingkod. Sa kanyang paglilingkod sa maraming tao, na bagamat ang mga tao ito na kanyang tinutulungan, na kanyang pinaglilingkuran, ay hindi niya kinakitaan sila ng pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Kundi bagkos, lagi siyang idinidiin, lagi siyang hinahanapan ng pagkakamali para meron silang may bintang sa kanya. Subalit ang lahat ng ito, mga kapatid, ay hindi ito binigyan ng pansin ng ating Panginoong Hesus. Kundi bagkos, nagpatuloy siya sa kanyang ministeryo, nagpatuloy siya sa kanyang misyon na itinilaga sa kanya ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. At ito rin, mga kapatid, ang nais ng ating Panginoon sa atin. Na ang ating Panginoong Hesus ay isang magandang halimbawa na dapat nating tularan yung kanyang paglilingkod. Ang kanyang paglilingkod ay buong puso na inialay niya ang kanyang sarili. Buong puso na inialay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa kanyang kapwa. Dahil ito yung nakatalaga sa kanyang buhay. Ito yung tinalaga sa kanya ng Ama na ang kanyang ministeryo, na ang kanyang misyon ay upang iligtas ang mga tao na nakatalaga sa kanya upang ang mga tao ito ay magkamit sila at magkaroon ng kaligtasan sa kanilang mga buhay. Amen. Para pagkat po natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi, ano nga ba ang sabi sa, ano ang sinasabi sa John 3.16? Ang sinasabi doon sa John 3.16 na, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang buktong nanak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapama kundi magkaroon ng kaligtasan. Amen? Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Ang kailangan lamang po dito, mga kapatid, upang tayo po ay magkaroon ng magkamit ng kaligtasan ay manalig po tayo sa Diyos. Manalig po tayo sa ating Panginoon. Manalig po tayo sa kanyang kalooban. Manalig tayo sa lahat ng kanyang mga sinasabi sa atin. Sapagkat ang pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon, ito ay para sa ating ikaliligtas at hindi para sa ating ikapapahama. Amen? Palapakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Kayat kayong lahat na naririto. Lubos na ninyong napapakinggan ang lahat ng mga aral ng Diyos. Ipagpatuloy ninyo ang inyong sinimulan na mabubuting bagay na ipinagkakalog ninyo sa inyong mga kapwa-tao. At huwag ninyong sasayangin ang mga oras at panahon habang kayo ay may kalakasan na maglingkod sa kanilang ganap. Amen. Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, bilang tayo po ay tinawag ng Diyos, bilang tayo po ay pinili ng ating Panginoon, ipagpatuloy po natin yung ating nasimulan. Sapagat ito yung tungkulin natin. Ito yung tungkulin natin na itinakda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Katulad ng ating mahal na inang Berhen, pinili ng Diyos upang maging tagapagligtas ng sanlibutan ito. At tayo rin, bilang tayo mga ina ng bagong Jerusalem, tayo ay pinili ng Diyos upang maging tagapagligtas ng sanlibutan ito. Pinili tayo ng Panginoon at tinakyan niya tayo upang paglingkuran ang ating kapwa. Ito yung ating misyon. Ang tayo ay humayo, ihayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Na tayo pa ay pinahayo ng ating Panginoon upang ihatid ang kanyang mabuting balita sa lahat ng dako. Ihatid ang kanyang mabuting balita sa bawat tahanan. Sapagkat sa paghahatid natin ang mabuting balita sa ating kapwa, sa ating paghayo, ang mga tao ay magkakaroon sila ng pagbabago sa kanilang mga buhay.
oras na mapakinggan nila ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sapagkat oras na marinig nila ang mabuting balita ng ating Panginoon, ito yung babago sa kanilang buhay. Amen. Ang salita ng Diyos ay ito ang hihipo sa kanilang puso. Amen. Upang mabuksan ang kanilang mga puso at maliwanagan ang kanilang isip at mababago ang kanilang mga buhay. At magkakaroon sila ngayon ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Na dati ang mga tao ay walang pananampalataya. Na dati ang mga tao ay walang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Subalit sa magitan ng ating pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon, ay ito ang magiging susi upang ang mga tao ay mataniman sila ng pananampalataya sa kanilang mga puso. Upang mataniman sila ng salita ng Diyos, ay ito yung babago sa kanilang buhay. Ng salita ng Diyos ay ito ang magpapalaya sa kanilang maruming pamumuhay. Ang salita ng Diyos ay ito ang maghahatid sa kanila sa kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang malakas ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, manatili po tayo sa ating paglilipod sa Diyos. Ito yung ating nasimulan na. Nasimulan na tayo natin ang ating paglilipod sa Diyos. Ito yung tinakda sa atin ng Panginoon upang ito ay ating gampanan. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng katungkulan. Ang bawat isa sa atin ay itinalaga ng Diyos para sa ganitong gawain. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa Diyos. Tinilig tayo at tinira ng ating Panginoon at itinalaga sa gawain na ito. Kaya nararapat na tayo ay manatili sa ating Panginoon. Manatili tayo at sumunod sa kanyang kalooban. At tuparin ang kanyang mga ipinag-uutos. Sapagkat sa magitan ng ating pagsunod sa kanyang kalooban, sa magitan ng pagtupad natin sa kanyang mga pinag-uutos, ay matutuwa sa atin ang ating Panginoon. Sa magitan ng ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, ay ito ang magiging daan upang makamtan natin ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang malakas ng ating Panginoon. Lahat mga kapatid sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay paglilingkod sa ating Panginoon, maging matatag tayo sa ating buhay pananampalataya. Maging matatag tayo sa ating buhay paglilingkod sa Diyos. Sapagkat sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay paglilingkod sa ating Panginoon, tayo po ay daranas ng mga pagsubok sa ating buhay. Amen. Katulad ng ating mahal na number 10, na habang siya po ay naglilingkod sa Diyos, na habang siya po ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, na habang siya ay tumasalima sa ipinag-uutos sa kanya ng ating Panginoon, ang ating mahal na number 10 ay dumanas din ng maraming pagsubok sa kanyang buhay. Ang ating mahal na number 10, sa kabila ng kanyang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, siya po ay patuloy na nakakaranas na mabibigat at matinding pagsubok sa kanyang buhay bilang tagapagligtas ng salitang ito. Ngunit ang ating mahal na ina ay hindi sumuko sa mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Hindi sa pinanghinaan ng loob, hindi sa nawalan ng pag-asa, natukuan ang mga pagsubok ng kanyang pinagdaanan. Kundi bagos, ang ating mahal na number 10 ay naging matatag siya sa kanyang buhay. Naging matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sapagkat matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ang matatag ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon bilang siya ay pinili at tiniran ng Diyos upang maging ina ng sanlibutan. Upang maging ina ng tagapagligtas ng sanlibutan. Amen? Katulad natin mga kapatid, tayo rin ay pinili ng Diyos. Tayo ay hinirang at tinagda ng ating Panginoon upang tayo po ay maging matatag din sa ating pananampalataya. Tayo po ay maging matibay sa ating buhay pananampalataya. Na kahit na marami tayong pinagdadaanan ng pagsubok, hindi lamang sa ating pamilya, kundi bakos dito rin sa ating community, marami yung pagsubok natin pinagdadaanan. Ngunit, hindi tayo natitinag sa mga pagsubok na yan. Kundi hindi tayo pinahihinaan ng loob. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa
tamang pagsubok sa ating komunidad ay hindi natin ito sinusukuan. Kasi alam natin na mayroong Diyos na siyang aayos sa kabuluhan na nagaganap sa ating komunidad. Kasi ito, ang komunidad na ito ay ito yung gawain ng ating Panginoon. Gawa ito ng Diyos, hindi na sa ating punong likod. Dati, pamamahalan ng ating punong likod, sinasabi natin. Pero ngayon, narito na tayo sa bagong Jerusalem. Ay ito na po yung gawain ng ating Ama. Gawain na ito ng ating Ama. At ang ating Ama na ang namamahala sa komunidad na ito. Ang ating Ama na ang nag-aayos anuman ang problema na pinagdadaanan ng ating komunidad na ito. Sapagkat ang ating Amang Yahweh ang siyang namamahala na po sa komunidad na ito. Amen? Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Magpatuloy tayo sapagkat ang pangako ng ating Panginoon, na kung tayo pa'y patuloy na susunod sa kanyang kalooban, na kung tayo pa'y patuloy na susunod sa kanyang mga pinag-uutos at mananatili sa kanyang pag-ibig, kayo po ay kanyang pagpapalain. Amen? Na ito ba kayong pagpalain ng Diyos? Amen! Magbrakpakan po natin na mataas ang ating Panginoon. Siyempre, gusto natin pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga po narito tayo sa komunidad na ito at hindi tayo tumitigil. Hindi tayo humihinto. Umulan man, umaraw man, bumagyo man. Tuloy ang gawain ng Ama. Tuloy ang gawain ng Ama kahit nagaano man mabigat na pagsubok, problema natin pinagdadaanan. Amen. Sapagkat tayo po ay binigyan ng Panginoon ng kalakasan. Binigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Ito yung ginagamit natin para tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ito ang nais sa atin ng ating Panginoon na ang Diyos ay ating paglilingkuran habang tayo ay may buhay. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay na ito. Kahit ang buhay na ito, ang kalakasan na ito, gagamitin natin para sa ating Panginoon. Gamitin natin para sa Diyos. Pagpagamit tayo sa Diyos, hindi ko kani-kanino tayo ng papagamit. Pagpagamit tayo sa ating Panginoon, sapagkat oras na tayo ng paggamit sa ating Panginoon. Pagpapala ba? Pagpapala ba ang ibigay sa atin ng Panginoon? Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po tayong dito. Huwag po tayong titigil. Bagkos, magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag po tayong lalayo, huwag po tayong tatalikod sa piling ng ating Panginoon. Kundi bagkos, manatili po tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang pangako ng Ama, kung tayo po'y mananatili sa Kanya at maglilingkod ng tapat, maglilingkod ng may kababang loob. At ibig sa lahat, paglipunan natin ng Diyos ng buong pag-ibig. Sapagkat ang lahat ng ito ay ibabalik sa atin ng ating Panginoon ng pagpapalang, siksisritig at kumapaw na pagpapalang. Amen! Palapakan po natin ang malakas. Amen! 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 Amen